nandito tayo sa lugar na kung saan yung bundok, mataas, tuktok ng bundok dito sa bayan ng Calatrava. Ayan, nakikita yung lugar sa kabila, iba't ibang barangay sa paligid. Tsaka sa banda riyan, yun yung Mount Canlaon. Kaso lang sa ngayon, hindi siya nakikita dahil maulap. Pero kung umagang-umaga, kikita yung Mount Canlaon dyan sa area na yan. At dito naman, yan, sa lugar na yan. Oh, hinihingal tayo mga idol. Sa pagkakataong ito, ipapakita ko sa inyo itong lugar na kung saan nung maliliit pa lang kami, mga bata pa lang kami, ay dito namin din nadala yung aming mga alagang baka, kalabaw. Siguro nasa mga 80s to 90s yung panahon na yun. Siguro mahigit 20 years na hindi natin napuntan itong lugar na to. So mamaya ipapakita natin sa inyo yung pinaka-area kung saan mataas yung lugar. Makikita yung Cebu, makikita yung iba't ibang lugar sa paligid. So tara na at ipapakita ko sa inyo. Karejo, mga ka-idol. Ito na naman yung idol sa Captain Bogs TV. Nandito tayo sa lugar na kung saan yung bundok, mataas, tuktok ng bundok dito sa bayan ng Calatrava, Negros Occidental. Kaya pinuntahan ko yung lugar na to kasi nung maliit pa lang kami, mga bata pa lang kami, dito namin dinadala yung mga alagang baka, kalabaw, siguro mga 80s to 90s yung panahon na yon. At saka isa pa, itong lugar na to, may plano ako na magtayo ng antena. Kagaya ni, i-focus mo, Jill. Focus mo. Yung antena ng wifi. Balik. So, plano ko naman dito, yung antena ng radio o repeater. Kasi, nakahiligan natin yung pagre-radio. Kung luloobin lang, makapag-ipon tayo. Pagdating ng panahon, magtatayo tayo ng antena dito para makatulong naman tayo sa mga kababayan na mahilig sa radio. Maski iba't ibang lugar sa paligid ng Negros, kayang-kaya yon kung mayroon tayong antena ng repeater. Kasi mataas to eh. Ilihog. Oh, ayun eh. Nakisuyo tayo sa ating cameraman. Ipatuyok, Jill. So, ayan, makikita yung lugar sa kabila, iba't ibang barangay sa paligid. Tsaka sa banda riyan, yun yung Mount Canlaon. Kaso lang sa ngayon, hindi siya nakikita dahil maulap. Pero kung umagang-umaga, kikita yung Mount Canlaon dyan sa area na yan. At dito naman, yan, sa lugar na yan, andyan yung Cebu Island. Sa ngayon, hindi rin makikita yung karagatan kasi nga, maulap masyado. Pero sa banda riyan, paki ano nga yung Cebu. Diyan yung Cebu area. Ayan. So, okay na. So ngayon titesting natin kung ano nga ba talaga ang signal dito kasi plano natin magtayo ng antena. So gamit natin is portable ICOM V80. So i-test natin kung kaya ba na maabot yung ano ibang frequency ka halimbawa ang frequency ng Korea Rescue dito sa Calatrava. Ititest natin ha, ito. Yung kanilang frequency is band 4511.5. So, ito try natin. Break Korea Base Navigator. Korea Base Navigator. Roger, may hapon sir. Kay Kagawad Bugyas no diri sa paghumayan. Gitesting lang namo sir kung makaabot ni amo ang portable gikan diri sa buntod padong diya sa base. Roger, daghang salamat. Salamat. So ayun, na-contact natin yung rescue sa bayan ng Calatrava mula dito sa bundok. Malayo 'yon, yung siguro mga 10 kilometers. Ngayon titesting naman natin yung isang frequency sa Sagay. Sagay City, mas malayo pa yon. Yung kanilang frequency is band 4460. Ayan.
tingnan natin. Brake Jaguar Navigator. Ayun, mayroong nag-transmit, so nakukopya natin. Yung Sagay City na pinagmulan kung nag-transmit is malayo yun, malayo sa Calatrava. Dadaan ka pa ng Tubuso, Escalante, Sagay. Ayun. Kaso lang naka-crossband sila. Yung pagbato natin, yung pag-transmit natin, nakaabot doon sa antena ng crossman nila, so kaya na pwede tayong makipag-communicate sa kanila. So yun ang plano ko dito. Pagdating ng panahon at ay bigyan ng pakakataon, sana kung ano, luloobin lang, makapag-ipon tayo, magtatayo tayo ng antena rito para na rin sa mga kababayan natin o mga ka-radio natin, lalong-lalo na sa pang-emergency ng purpose. Kasi alam nyo, kung mayroong mga kalamidad, kung minsan yung cellphone din nagagamit, kaya yung radio ang pinaka-the best. So ngayon, subok na subok din yung pwersa ng V80 na ICOM. Talagang malakas. Ayun, makipag-ano tayo. Interruption. Interruption break. Breaker. Kanina nakausap natin sila, siguro medyo busy lang kaya walang nakapag. So yun, talagang na-taste ko na maganda talaga ang signal dito. Tsaka kitang-kita yung nasa paligid. So hanggang dyan lang muna tayo. Ito yung idol sa Captain Bogs TV.